lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness. Pulo Rap Battle League dito sa Angeles Resort. Pulo, mag-ingay! So lang, gusto ko lang magpasalamat palagi sa Angeles Resort. Marv Alvarez, maraming salamat sa pagpapayaran ng venue. Fubu, Rap and Rap, kay Amo, kay Madam. At itong laban na to ay tournament titulo 2022. At ang mananalo dito ay makakatanggap ng pera na nagsisimula sa 5,000 pesos na pwede pang lumaki pag tinanim. At syempre iba pang clothing mula sa mga kaibigan ko. At ayun, huwag natin patagalin to. Sa kanan ko may MC, magpaalala ka. Carl, shoutout sa lahat na nakakilala sa akin. Shoutout sa plain white shirt ni Siren. Sige. Sa kaliwa ko may MC, magpaalala ka. Yo, Kaizen Kid, shoutout to all the people back in DGO. Scout Royal Brotherhood, Mikasa, Tato, kay Uwa, kay Nico. Sige, nakamay na iba. Kamukha kasi. Hindi na sila nag-coin toss, pinili na mauna ni Carl. Unang banat, painggan natin, Carl. Balik battle na ulit! Salamat, share nang sahain mo. Pero match up pa lang, kita naman na sa akin to. Pero match up pa lang, kita... Balik battle na ulit! Salamat, share nang sahain mo. Pero match up pa lang, kita naman na sa akin to. Wala nga iyang laman, gusto mo pa basagin ko? Matanda ka na badang, huwag ka na magkalat ng rabis mo. pero tito, kala ko gusto mo akong makabawi. Ba't binigyan mo ako ng kalahati? pero di bale, ako bahala. At ikaw, kawawa, syempre ito'y hatid, kamatayan, na naudlot pa noong Disyembre, child abuse, itong batang, bugbog ngayon sa lente, sa akin tus, walang awa, sa napiling magrebelde, kasi sinuwerte tong punggok, matagal na dapat, nasa hukay siya, tila kumain ng pansit, humaba pa yung buhay niya, pero bale, wala lang din, bale, agad yung sungay, pagkat, ako ay malaichigong nagpakita na ng kulay, binalaan ko na kayo, tila, nagbigay ako ng pardon, pero hindi nyo yung pinansin, kasi nga kayo ay asshole, pero, nagbukang bagay naman din, kasi kay Badang, siya yung carbon, pero nagbukang bagay naman din, kasi kay Badang, siya yung carbon, tong bumangga, bali, buto, ako'y panggap na chiropractor. Kawawa sa akin itong bata. Kaya, boy, uwi na lang. O uuwing, walang laman, nadali ng puti na van. Kasi ito ka dati, ngayon yan ka na lang, hindi mo pa nakuha yun ugok? Nagsimula ka ng bubot, nang tumagal siya ay bulok. Nakakaawa ka naman, di ka nakaranas, mahinog. Kasi wag ako sisihin mo. Itinapat kanya sa akin kahit yung resulta. Kasi itinapat kanya sa akin kahit yung resulta, obvious na to. Kasi itinapat kanya sa akin kahit kita naman na sa resulta, obvious na to. Kaya sa aming dalawa, siya yung nang modus sa'yo. Pero kita na, sa amin dalawa siya yung nang modus sa'yo. Kasi Kaizen Kid, pangalan pa lang, halatang totoy na to.
habang ako yung puro talong nag-fill in the blanks kasi no choice sa'yo. Time. Time. Alam ba na't pakinggan natin, Kaisen Kid? Di ba nagka-COVID ka? COVID lang, ha? Safe. I-check ko lang, baka makahawa siya sa atin. Pero kahit asymptomatic ka sa akin, kaaalatin! Pulugin! Safe! Siya si Carl Christian Manabat! Pwesta sana namang Christian ang lulubog! Ilig mo isa lang itong mga Christian, di mo alam ako yung mala Ragnar Lothbrok! Pero... Ilig mo isa lang itong mga Christian, di mo alam ako yung mala Ragnar Lothbrok! Pero siya daw ay sundalo ni Saddam. Gagawala sa akin yung dating. Kasi meron na akong Flow King, di ko na kailangan ng Flow King! Kasi ako yung mandirigmang mandaragat! At sa dugo ko yan nakatanim. Ikaw pag nagbibisikleta lang, natatawag na biking. Kasi itong si Carl Christian, mukhang baklang sakristan. Madedehado lang ako kung si Lux artist yan, kasi feeling artist lang. Kaya dead sa akin yan. Kaawaan lang kita kung ikaw si Athelstan. Kaya huwag ka na magpaka-gangster dyan, nakaka-bad trip lang. Wala daw siyang daga sa dibdib. Natural, kasi hamster yan, galing pang Amsterdam. Paano kabado palagi, kanyang galaw di mawari. Wala naman bukang bibig na parang nakatali, kasi choker. Grabe. Lalo nung huling salang mo, pare. Dapat din na-ginudge pa yung battle kasi sa kalaban mo, wala kang sinabi. Pero ibang klase, kasi nagbuhat bang kupa siya. Kaso kinain niya din mga rounds niya na parang donut niyang dala. Oo, pinanood ko mga laban mo. Pati yung dating-dati pa. At pukin ang ina, kahit na isa, wala kang laban, hindi ka nag-choke tang ina ka. Kaya kilala niyo ba kung sino kasing lala niya mag-rap? Sino pa? Hindi si Audra Hap. Pero ayaw niya yung na-ina-angle sa kanya. Pa-accept, di ba? Kada battle, lagi mo sinasabi, hindi ka na mag-choke, pero kaso palala ka ng palala. Pero in all fairness, nakakachamba naman si Best. Actually, uli nga niyang tinalo, si Luminous Renz. But I'm not impressed, kaya huwag kang feeling blessed, kasi mga hurado doon, puro bias, na parang... But I'm not impressed, kaya huwag kang feeling blessed, kasi mga hurado doon, puro bias, na parang... Wala. Kasi mga hurado doon, puro bias, na parang... Wala ka dyan! Wala! Artifice! Oh. Ayaw nyo matanggal, ha? Maurado, puro bias na parang artifice! Ayaw nyo matanggal! Parang gulang ka kay Kuya! Ito, ito! Maurado! Artifice! Nag-stumble din naman ako! Pero hindi tayo magkasing! Kasi ako continuous improvement, kaya nga pangalan ko Kaizen! Ikaw every event, lagi ka nalang palpak. Kaya ikaw ang dahilan kung ba't may wak sa balintawak. Kaya please, Carl, ayusin mo naman. Kasi handa na akong tanggapin yung pagkatalo, basta galingan mo lang. Kasi mas gugustuhin ko pang ako'y maulat sa laban, matodas maharang, malaglag sa listahan, umuwing gumagapang, luhaan sa tahanan, kaysa manalo ng dahil nag-choke yung kalaban. Kaya eto na lang ang tanging masasabi ko sa'yo. Pag nag-choke ka pa rin hayop ka, last battle mo na to. Tanong mo pa si Tito. Time, paano ba? Paigan natin. Asymptomatic daw aalatin. Asymptomatic yung tanga. Ba't ginagawa mong asin... Bugok ang putik. Balik tayo sa pagiging badang mo. Gumawa siya ng clothing line. Walang design. Pangalan niya lang yung nakalagay. Doon pa lang badang na badang kabay. Tapos pinida pa yung... Tapos binida pa yung, sa photoshoot, binida pa yung mukha niyang expired porket lamang daw siya kay Badang kasi yung t-shirt niya, Pro Club Inspired. Tapos ang hilig pa mag ML reference. Sabi niya kay Blasty, oh. Nag-search ako ng battle mo. Buisit ka. Parang nag-SSC Hill Court kasi wala akong makita. Hill Court? SS? Baka nakapikit ka. Kasi yung ilong mo ay ano, parang na SS ni Hilda. Walang binatbat sa akin tong batang, puro laro lang ang alam. Literal na ma-SS sa aking sundalo ni Saddam. Literal na ma-SS sa aking sundalo ni Saddam. Kung matalino kayo, alam nyo na nakaabang na kaya puro ML reference yan kasi nandun lang si Badang. Badang. Badang na naman, bakit galit ka na?
Malamang ititira ko pa rin sa'yo yun. Nagpalit ka na ba ng muka? Nabinyagan ka na dapat. Pang-Disyembre pa itong atake. Ngayon binigyan ka ng pangalan na Badang. Ang tanong ko lang, ano nangyari? Sige, time na nga. Tila wala na akong masabi kasi overdue na tong bata na kumakain din ng tae, Badang. Time, pakalawang bahan, pakinggan natin. Round 2. Game! Alam nyo ba kung bakit Carl ang pangalan niya? Pinaiksi lang yung kasi. Pag sumapit na ang gabi, siya na si Carla. Oh, baka i-deny mo pa. Bukong-buko ka na. Paano di malalaman, puro kakatangahan, pinangangalanda ka, nakapin sa profile niya, ang makabugera. Tapos tingnan nyo datingan, pati kilos at galawan. Dapat gumawa ka na lang ng sarili mong liga, tapos pangalanan mo, Ladladan. Kaya Carla, umalis ka na. Kasi di ka naman dito, Bilong. Tangina mo, pag ako nayamot sa'yo, papagahasa kita kay Balong. Kasi hindi ka dito nababagay. Pabebeng tips si wannabe. Hindi ka tanggap dito sa kultura, nakakadiring celebrity. Kaya Carl, lost ka na. Dapat apelido mo, Agassi. Eh kasi, ang lambot mo tumira. Supot pang mahina, puro kurot, walang suntok. Mga nilabas mo na linya. Yung mga letra mo iha, may bulok pambihira. Pag siningot, nanunuot sa ilong, naknang puta. Kaya kahit ano man ang gawin, balibalik ta rin. Tumalon man sa bangin, maging praneng man tumba din. Ngayon wala kang pag-asa sa liga ni Enigma. Kahit katiting. Kasi may Serdeo na doon. Hindi na sila hiring ng bakla. Kahit pa ilagay mo sa resume mo, nagmagaling kang tsumupa. Kaya nga wala kang tropa dito eh. Kasi pagkatao mo'y nakakayamot, lagi mo pang niyayabang sa amin na alam mo yung lasa ng tamod. Pero marami naman daw siyang GF. Kaso lang talagang nakakadiri. Kasi yung mga girlfriends niya, nagpapasama sa kanya umihi. Kasi hindi ka tunay na lalaki. Isa ka lamang nahuwad. Takot na takot sa Panginoon yung pagkabakla mo sa God. Tapos wala pang ambag sa hip-hop. Kaya talagang nakakasura. Yung mga ganitong itsura, mga basura sa kultura ang dapat unang sinusuka. Eh kasi walang kanta, walang movement. Entrepreneurial hip-hop, hindi rin. Uso lang kasi itong battle rap, kaya siya nasa rap scene. Kasi pag wala siyang laban, hindi niyo siya mararamdaman. Kahit anong kaganapan sa Pinoy hip-hop, wala yang pakialam. Kaya nga sa mga streets, wala din niyang koneksyon. Parang si Marcos Jr. lumalabas lang pag eleksyon. Kasi sabihin mo sa akin, ano bang ambag mo sa kultura? O kahit dito sa liga? Kasi yung tatlong battle mo, tangina ni isa, wala kang magandang pinakita. Ah, baka sabihin trabaho, tumutulong sa pamilya. Sige, palusot mo yan sa kanya na ikay masampigan ni kuya. Kasi may trabaho din ako, hindi ako sa magulang nakasahod. Bata pa lamang ay marunong na kumayod. Dahil di ba siya andito ang estado, o kahit anong klase ka na tao, maging pursigido, isa isi, isa puso, isa buhay, wag lang basta isa ulo. Kasi yan yung mga bagay na ginagawa ko, at dapat ginagawa mo. Oh, nakadalawang tuka na ako, pangatlong bagsak mo na yan. Panoorin nyo tong manok nyo. Papagantihin na lang. Huwag yung bahal. Pahingan natin. Manok daw. Wow! Masyado lang pasikat to. Bago ka, magyabang sa amin. Baba mo muna yung balikat mo. Tapos puro invento pa. Nakabaklaan daw. Yung katangahan mo ay sagad. Palibasa yung Kaizen. Nakikita ko lang sa best ng guard. Literal. Wala ka nang magagawa. Di mo makukuha yung boto. Parang di ka naman tumataya, pero gusto mong manalo dun sa loto. Kasi kung umaasa kayo sa himala na makaisa itong si Homo, talaga naghihintay lang kayo sa wala. Jessica Soho! Kasi maiksi lang ang buhay. Kaya ginagawa ko kung ano yung makapagpapasaya sa akin. Oo, maiksi lang ang buhay. Kaya yung sayo, hindi ko na pahahabain. Kasi hindi ka tinik sa lalamunan, ni hindi ka nga putik sa damit. Bato ka lang, naaapakan para sa kabilang bakod, makatawid. Yan ang dapat mong malaman kahit panasabihin na ang katotohanan ay masakit, na ako ang bagyo mong daraanan, pero sa akin mo rin naranasan magbigyan ng payong kapatid. Kaya tapos na ang laban, wala na tayong dapat pag-usapan. Dinaig pa to ni Princess Thea sa bangis. O tapos na ang laban, patay na yung kalaban, ito na yung eksenang may darating na pulis. Pasensya na. Kaya wala nang dahilan. Pasensya na. Kung medyo lang mababaw, ang bit-bit ko ay sakto lang. Kung hindi man umaapaw, pero sapat na yun para makita nyo ang mga peke magsipanaw, mga ambisyosong gamugamon na lumapit sa araw. Time.
Tayo, muling banat, pakinggan natin, Kaisen. Putang ina mo, ang bobo mo. Hindi daw ako tumataya sa loto, huwag kang hingi pag naging milyonaryo ako. Easy ko lang yan. Game! Pag-usapan naman natin yung ender mo. Ano sabi mo? Ikaw ay araw, tas yung kalaban, gamo-gamo. Ang tanga-tanga mo. Kaya pala ganyan, kakabugok. Baka nakakalimutan mo, natalo yung haring araw nung napalaban siya sa mot. Dapat kasi sinabi mo, lampara ka. Kasi applicable naman eh. Kasi lampa ka. Walang tigas, walang tibay. Kaya lagi kang nadadapa. Ang tagal-tagal mo na, lagi ka pang nangangapa. Diba? Kalusa, halating dekada ka na lumalaban, wala pa rin pagbabago. Kaya nga nauunahan ka na ng mga bata sa inyo. Kasi ano ba talagang purpose mo dito? Wala akong makitang dahilan. Ang battle of Higuera. Wala akong makitang dahilan. Wasakan to ng pagkatao, hindi laitan lang. Ang battle of Higuera, lagi mo yan tatandaan. Eh, di bagay dito yung mga katulad mo, mga mahihinang nila lang. At kung usapang rap skill lang, wala ka pa sa kalingkingan. Hindi mo kayang bumigay at bumitaw ng pandiinan. Kasi, mga rapper na ngayon, sa ganitong panahon, iba klase mong baol, lumabas na sa kahon. Kaso nga lang yung iba, nakakaputang ina, parang di alam gamitin ang mga utak nila. Laging nakadepende ang bawat atake sa ganyang galawan ay lakong masabi. Wala malang aral na natututunan, wala pakinabang sa ating lipunan. Ba't inyo subukan? Lumika ng ayos, yung tipong wala sa inyo, nakagapos na lima ng letra. At huwag niyo babawa, ang tigil nyo na ang inyong kayabang. Huwag puro satsat magbigay kalidad, di pakita ang tunay mong abilidad. Upang may humanga sa iyo na tunay, bibit-bitin mo na yon na bambukay. Kaya kung ako sa'yo, buksan lang yung isip, huwag kang sumama sa grupo na makikitin. Huwag mo alamin ang mga gusto nila at ang ipang mukha anong kailangan nila. Kung mainit ngayon, ikaw ang magpaambuod. Kung hindi mo maabot, taas mo ang talon. Kung maraming maingay, doon ka sa gilid na di niya malaman ang iyong iniisip. Ako'y tahimik lamang nagmamasin, pinipili kung kanino makikinig. Pinipilit isipin bawat sasabihin, di lahat ng maingay. Papapasukin, mga walang sustansya, di nakakagaan ng mga ganyang galawan. Itigil nyo na, kung ngayon yung magtigilan, bahala kayo. Basta walang respeto kayo, matatamo. Tangina nyo! Kaya ngayon tapos na to. Itong tagabalintawak pinaiyak ko ng gusto. Dahil kahit kanino ay hindi ako padadaig. At tandaan yung Bicolano ang mananaig sa tournament. Ay, palapakan natin yung laban na yun. Puno, Rap Battle League, titulo 2022. Napakaganda ng laban na yun. Bago matapos ng laban na to, maraming salamat ulit. Angelis Resort, Marbs Alvarez sa pagpapayram ng venue. At ang boto ng hurado, 5-0 para kay Kaisen Kid. Yeah! Yan, shoutout sa Wukong palagi. Tropang WPC ganyan. Yun isa, sana kayang Marjoy. Sa mga tropas, basta dagali ako always. Para kay Jerry G, saan sabi mo sa akin? Abangan mo ako sa turna. Good luck kay Balls or Charisma. Yo, J-Doc Montrap Trickies. Order na kayo. On top floating. Floating ng Montrap. Yeah. Binoto ko kay Zen Kid. Sa round 1, medyo hindi ko na minainusan yung stutter ni Carl Don kasi medyo na-distract din talaga siya sa tugtog. Kaya medyo pinantay ko na lang yung puntos doon. Kaso nga lang, merong talagang mabibigat na pinuntos si Kaizen sa round 1. Sa round 2, ganun din. Pumantay na si Carl doon. Kaso yung mga punches na binitawan ni Kaizen nung bandang dulo. Akala ko nung una, yung round 2 mapupunta na kay Carl. Pero yung bandang dulo ni Kaizen, nakabawi siya. Bali, kay Kaizen pa rin yun. Yung round 3, kita naman sa mot, haring araw, tapos lampara, lampaka. Bang. Kaizen, congrats. 1-0, Mobs Entertainment, Demolition Rhyme, True Hip Hop Floating. Round 1, Kaizen Kid malinaw. Round 2, umayos na yung performance ni Carl, pero Kaizen Kid pa rin yun. Pati round 3, malinaw naman. All 3 rounds, Kaizen Kid. Yo, Makoy Sector, si High Class Entertainment. Yo, overall, 3 rounds, kitang-kita kay Kaizen Kid. Sayang si Carl nung round 1, nag-stumble. Lamang round 1 ni Kaizen, multis presence comedy. Kuwang-kuwa niya yun. Mas marami siyang punchline na lumaan din. Sayang, props, mas well-prepared lang yung kalaban ni Carl. Props. Sira yung nga wala. Shoutouts pala sa JS Clothing. Team nyo lang si Oliver Kabungkal sa Clothing Comla, Pinas. Binoto ko round 1 si Kaizen Kid. Kasi kita naman, talagang handa siya. Tapos, yung ano rin, tugtog eh. Pero saranda lang rin talaga bumahas. Round 2, dun sa badang na ano, kay Kyle. Sana kung malinis sana yung performance niya. Ang sarap sa tenga eh. Sarap sa tenga ng mga rhyming niya eh. Kaso, wala eh. Pero congrats pareho. Ano? Yo, Mike G. Binoto ko all ano. Round 1 tsaka round 2 kay Kaizen Kid. Kasi yung round 1 ni Carl, nag-stutter siya. Pero inano ko lang na baka na-distract lang siya sa tugtog. Pero nung round 2, parang ganun pa rin yung performance niya. So binigay ko
Tsaka mas marami ding dumanding na punchline yung kay Sen Gage. Tapos round 3, medyo pinantay ko na lang kasi parang maganda yung rebat ni Aizen Kid, kaya lang nung nag-flow siya, parang medyo nung pahuli, medyo tumamlay na yung dating eh. Kaya para sa akin, tabla sila nung round 3, round 1, round 2 kay Aizen Kid.